So let us start, mga ka-taxpayer kong minamahal. Next question po, sir. How to differentiate accommodation from rental? Kasi ang accommodation, pwede siya as part as transpo and travel di po ba? If sumobra po ang remittance ng withholding tax at 2% at kulang sa withholding tax at 5%, pwede ba i-offset yung sobra sa 2% sa deficiency sa 5%? Pwede. Yung pag-o-offset, eh, erroneous yung rate eh. Dapat 5, ginawa mong 2. Eh, di kulang ka ng 3. O di, i-amend mo from 2, gawin mong 5, at yung binayad mong 2, deduction yun sa tax due. O. Number 2, yung accommodation, maraming klaseng component yan. Accommodation, pwede yung pagkain. Pwede yung communication. Pwede yung office supplies. Pwede yung transportation at pwede rin yung rental ng room. So, pag sinabi yung accommodation, maraming component. So, yung mga component na yon, wala ka naman mabibiling accommodation eh. Ang mabibili mo, rent. Mabibili mo, fare, taxi, jeep. O, di ba? Fare yun eh. Food. Cellphone. Yun ang pwedeng bilhin. Pero, ano purpose mo? I-accommodate. Kaya may accommodation accounting title ka. So, yung isang accommodation, napakaraming component. O, di kailangan mo i-identify yung component nito bago mo ipasok sa accommodation expense mo. So, yun yung purpose nun. Any other question? That would be the last question for tonight, sir. May po-promote ba kayo? Lovely, Guia. Wala pa naman po, sir. Abangan nyo raw yung gagawin pang seminars at events ni Lovely and Guia. At iralabas niya yan next month. Ako naman, gagawa rin ako ng event. Kaya lang, ito ay para sa puro-puro ano eh, puro bookkeeping at saka umpisa, paghawak ng tax cases. Kailangan mag-develop ako ng tao na marunong mawak ng tax cases eh. Ang daming may tax cases ngayon, hindi ko kaya ng hawakan eh. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sangkatutak ko yung ilalagay ko diyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, masayang panahon po sa inyong lahat. Peace and happiness be with you for life. See you later. Off na ako, ha?